Magandang umaga mga bata. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. At susundan ito ng pag-awit natin ng ating pambansang awit at ang himno ng Sangay ng Las Piñas. Okay, so sa ating pong checking of attendance, so ganun pa rin po mga bata, magsisend kayo kay teacher ng inyong mga larawan na kung saan ipinapakita na kayo ay nagsasagot ng inyong worksheets. So, aantayin ko mga bata yung mga pictures nyo mamaya, ha? So, ang ating aralin para sa araw na ito ay nagagamit ng wasto ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, bagay, at pangyayari. Natutukoy kung ito ay pangalang pambalana o pantangi. So bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. So mga bata, tukuyin kung ang mga sumusunod na pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. So para sa unang bilang, okay, guro. Sino sa inyo ang nais sumagot sa para sa unang bilang? Okay, Jenny? Okay, magaling. Ang guro ay tao. O, dumako naman tayo sa ikalawang bilang. O, ang ikalawang bilang ay pusa. Ano ba ang pusa? Ito ba ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Sino sa inyo ang nais sumagot sa ikalawang bilang? Okay, Sol, ano ang sagot mo sa ikalawang bilang? Mahusay. O, ang pusa ay ngalan ng hayop. Okay, dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ang ikatlong bilang ay paaralan. So, ano ba ang paaralan? Sino sa inyo ang nais sumagot sa ikatlong bilang? Okay, Mayrel. Ano ang iyong sagot sa ikatlong bilang? Magaling! Ang paaralan ay ngalan ng lugar. Okay, dumako naman tayo sa ikaapat na bilang. Ang ikaapat na bilang ay pista. O, pista o piyesta. O, sino sa inyo ang nakakaalam kung ano ang pista o piyesta? Okay, Roseanne. Roseanne, ano ang pista? Ito ba ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Napakagaling! Ang pista ay ngalan ng pangyayari. At para sa huling bilang, sapatos. Okay, ano ba ang sapatos? Ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Okay, Jen. Mahusay. Ang sapatos ay ngalan ng bagay. So ngayon mga bata, dadako na tayo sa ating bagong aralin. So meron akong mga larawan na ipapakita sa inyo. Inyong pagmasdan at tukuyin kung ano ang nasa larawan. O mga bata, nakikita niyo na ba yung nasa larawan? Okay. Sino sa inyo ang makakapagsabi kung ano o sino ang nasa larawan? Kilala niyo ba siya? Okay. Sino ang nais sumagot sa unang larawan? Sino makakapagsabi sa inyo kung ano ang nasa larawan? Okay, Gerald. Okay, mahusay. O, siya ay isang bayani at siya ang tinaguri ang pambansang bayani ng ating bansa. Siya si Dr. Jose Rizal. So, si Dr. Jose Rizal, ano ba siya? Siya ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Okay, mahusay. Si Dr. Jose Rizal ay ngalan ng tao. Okay, dumako naman tayo sa ikalawang larawan. Ano ang inyong nakikita? Sinong nais sumagot sa ikalawang larawan? Sino makakapagsabi sa inyo
kung ano ang nasa ikalawang larawan. Okay, Jessica. Okay, tama. Magaling. O, yan ay larawan ng isang aso at ang aso ay isang mga bata? Tama. Ang aso ay isang hayop o ngalan ng hayop. Sino sa inyo rito ang ano, ang may alagang aso sa inyong mga bahay? Sige nga, taas nga ang kamay. Aba? O, marami pala sa inyo ang may alagang aso sa bahay. 'Di ba mga bata, kapag tayo ay may alagang hayop, binibigyan natin sila ng pangalan. O yung mga alaga nyo bang hayop o alaga nyong aso ay may pangalan din? So kami, meron din kaming alagang aso. Ang pangalan ng aso namin ay Bantay. O bakit Bantay? Yun ang kalimitan kasing madalas na pinapangalan sa alagang aso. Kasi Bantay, kasi kapag walang tao sa bahay, siya yung nagsisilbing bantay sa ating mga tahanan. Kaya dapat ang mga alaga nating aso ay ating mamahalin at aalagaan ng mabuti. Dumako naman tayo sa ikatlong larawan. Okay. Ano ang inyong nakikita sa ikatlong larawan? Alam nyo ba kung ano yung nasa larawan? Sinong nais sumagot? Okay, Ruth. Ay, tama, magaling. Yan ay larawan ng isang parke. O, alam nyo ba kung anong parke yan? Okay, magaling. Yan ay ang sikat na Luneta Park. Nakarating na ba kayo sa Luneta Park? Okay, kung kayo nakarating na sa Luneta Park, ito ay isa sa makasaysayang lugar o tinuturing na isa sa makasaysayang lugar sa ating bansa dahil sa lugar na ito, sa parke na ito, dito pinatay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya kung kayo ay makakapunta o makakarating sa lugar na ito, huwag kayong magkakalat at huwag nang pipitasin yung mga bulaklak para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng lugar na ito. Intindihan ba mga bata? Okay. O, dumako naman tayo sa susunod na larawan. So, ayan. Alam niyo ba kung ano yung nasa larawan, mga bata? O, sinong nais sumagot sa ika-apat na larawan? Okay. Ruby. O, ano yung nakikita mo sa larawan, Ruby? Ay, magaling. Yan ay larawan ng isang, ano yan? Sabon. Okay. O, mga bata, kayo ba ay gumagamit ng sabon na safeguard? Kasi yun nasa larawan, ang tatak ng sabon ay safeguard. So yan, sa panahon natin ngayon, di ba, na may kumakalat na sakit na COVID. Alam niyo naman yun, di ba? So isa sa paraan para makaiwas tayo sa sakit na ito ay ang madalas na paghuhugas natin ng kamay. So yung sabon, ano ba siya? Tao ba siya? Bagay? Hayop? Lugar o pangyayari? Tama, ang sabon ay ngalan ng bagay. So ito ay isang bagay. Okay, dumako naman tayo sa susunod na larawan. O yan, so alam ko mga bata na karamihan sa inyo ay alam kung ano ang nasa larawan dahil ito ay matatagpuan mismo dito sa atin sa Las Piñas Bayan. So mga bata, na kikilala nyo na ba kung ano yung nasa larawan? So magaling mga bata, yan ay larawan ng isang sikat na simbahan. So ano yung pangalan ng simbahan na yan? Sinong gustong sumagot? Pearly. Okay, mahusay. Yan ay ang sikat na simbahan na Bamboo Organ Church. Alam ko nakarating na kayo dyan kasi malapit lang yan sa atin, di ba? Kung mga bata, kapag tayo ay nasa simbahan, ano yung ginagawa natin? Okay, tama, tayo ay nananalangin. So dapat pag nandito din po tayo sa lugar na ito, ay atin din itong iingatan at pangangalagaan dahil isa ito sa yaman ng ating bansa kasi ang Bamboo Organ, ito yung
dinarayo ng mga turista. Kasi isa siya sa isang sikat na simbahan ito sa ating bansa dahil sa kawayang organo na dinadayo ng mga turista para makita nila kung ano ang itsura nito, paano ito gumagana. So, dapat iingatan natin kung ano yung mga nasa loob ng ating simbahan. O, kasi yan yung yaman ng ating, isa yan sa yaman ng ating bansa. Okay, naintindihan po mga bata? Okay, o, sunod tayo sa susunod na larawan. So, ayan. O, alam niyo ba kung ano yung nasa larawan? O, sinong gustong sumagot? Okay, John Mark. Okay, tama. Yan ay larawan ng isang pusa. At ang pusa ay isang ano? Yan ay isang hayop o uri ng hayop. So, tulad sa ano? Tulad sa aso, kayo rin ba ay may alagang ano? May alaga rin kayong pusa sa inyong bahay? Sino rito sa inyo may alagang pusa sa bahay? Taas ng kamay? Aba, marami din pala ang may alagang pusa. So, mahilig pala kayo sa mga hayop. So, katulad ng sa aso, o di ba kapag may alaga din tayong pusa, binibigyan din natin sila ng pangalan o pinapangalanan natin sila. So, yung isa sa madalas din na ano, na ipinapangalan natin sa pusa ay Kitty. Kasi di ba merong ano, merong character, yung cartoon character na Hello Kitty, di ba? So, Kitty kasi yun, si Hello Kitty ay isang pusa. So, Kitty, isa yan sa madalas na ipinapangalan natin sa alaga nating pusa. Kaya kayo ha, alagaan nyo mabuti ang inyong mga alagang hayo. At para naman sa huling larawan, umasdan, okay. Yan ay larawan ng ano? O, nakikita niyo ba kung ano yung nasa larawan? O, sino na ay sumagot? Okay, Jenny Carr. O, yan ay larawan ng isang tama, telebisyon. Okay, yan ay larawan ng isang telebisyon at ang telebisyon ay isang, ano po mga bata? Okay, tama, yan ay isang bagay o ngalan ng bagay. So mga bata, yung telebisyon, di ba, meron siyang ano, iba't ibang mga tatak, di ba? So isa sa sikat na tatak ng telebisyon ay Panasonic. Sino rito sa inyo yung TV nila ay ang tatak ay Panasonic? Taas niya ang kamay. Ayun. Okay, marami sa inyo ang TV nila ay Panasonic ang tatak. So mahilig ba kayong manood ng TV mga bata? Opo. Opo, mahilig silang manood ng TV. So isa sa mga hilig na gawin ng mga bata ay ang panonood ng telebisyon. Kaya naman isa ang telebisyon sa ginamit ng kagawaran ng edukasyon na paraan upang magpatuloy ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan niya ng DepEd TV channel. Nanonood ba kayo noon? O para yung mga lessons natin, napapanood niyo rin doon. So, manonood kayo noon, ha? Okay. So, mga bata, pakinggan niyo yung mga pangalaking babasahin. Okay, ayan po. Ito yung mga salita o pangalan na mula dun sa mga larawan na aking inakita sa inyo. So, babasahin ko muna isa-isa ha. Bayani. Aso. Parke. Sabon. Simbahan. Pusa. At telebisyon. Para naman sa ikalawang hanay, pakinggang mabuti mga bata, ah. Dr. Jose Rizal. Bantay. Luneta Park. Safeguard. Bamboo Organ. Kitty. At Panasonic. So mga bata, ano yung napansin nyo sa unang letra o unang titik ng mga pangalan na nasa unang hanay? Sino na isumagot? Ano yung napansin nyo dun sa unang letter o unang letra? Ano yung simula? Ano yung napansin ninyo?
O, sinong nais sumagot? Marie. Okay, tama. O, yan ay nagsisimula sa maliliit na letra. Sa ikalawang hanay naman, ano yung napansin nyo? Sa unang letra nung mga pangalan sa ikalawang hanay. O, sinong nais sumagot? Ano yung napapansin nyo sa unang letter nila? Gemma. Okay, mahusay, Gemma. So, yung mga pangalan sa ikalawang hanay naman ay nagsisimula sa malalaking letra. So, mga bata, yung mga pangalan na nasa unang hanay, ang tawag po natin dyan ay pangalang pambalana. Pakiulit nga mga bata, ano yung tawag natin sa mga pangalan na nasa unang hanay? Okay, magaling. Pangalang pambalana. Para naman sa ikalawang hanay, ang tawag naman natin dyan mga bata ay pangalang pantangi. Pakiulit nga mga bata. Okay, magaling. Yan ay pangalang pantangi. Kasi ang pangalan mga bata ay may dalawang uri. Ayan na nga po yun. Yung pangalang pambalana at pangalang pantangi. So, ganito mga bata magbibigay ako ng ilan pang halimbawa ng pangalang pambalana. Tapos, magbibigay kayo kay teacher ng pangalang pantangi mula doon sa binigay kong pangalang pambalana. Okay, ano po ba? Hospital. O, ayan. Sino makakapagbigay sa inyo ng pangalan ng hospital? Jenny. Okay, tama. San Juan de Dios Hospital. So, ang hospital ay pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi ibinigay ay San Juan de Dios Hospital. Okay, isa pa. Damit. Damit. Sino makakapagbigay sa inyo ng halimbawa ng o pangalan ng tatak ng damit? Chona. Okay. Magaling. Lee. Oo, di ba? Lee, yun ay tatak ng damit. So, yung damit ay pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi naman dun ay Lee. Okay, nakuha ba mga bata? So, ano ba yung pangalang pambalana at ano ba yung pangalang pantangi? So, ang pangalang pantangi, ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari. At ito ay kadalasang nagsisimula sa malaking letra. Tulad na lang ng mga halimbawa ko dito. So, ito rin yung kanina na ipinakita ko sa inyo. So, Dr. Jose Rizal, Loneta Park, at Safeguard. Pansinin niyo po yung ano niya, yung unang letter niya. Diba? Nagsisimula siya sa malaking letra. Tapos ito ay mga tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Sinabi nating tiyak na pangalan, ayun nga, yun may binigay na pangalan. O, pwedeng pangalan, pwedeng mga tatak o brand ng damit o nung, at nung kung ano pang mga bagay. So, ano naman yung pambalana? Ang pangalang pambalana naman, mga bata, ito naman ay uri ng pangalan na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari. Hindi ito katulad ng pangalang pantangi na karaniwang nagsisimula sa malaking letra. Ang pangalang pambalana ay nagsisimula sa maliit na letra. Halimbawa, ito yung mga kanina rin na ibinigay kong halimbawa. So, bayani, parke, at sabon. So, napansin niya, di ba, hindi siya nagsisimula sa malaking letra. Nagsisimula lang siya sa maliit na letra kasi yung mga yan ay hindi tiyak na ngalan. O, yan ang tawag natin dyan ay pangalang pambalana. So, mga bata, upang masigit natin maunawaan ang ating aralin, inyong sagutan ng sumusunod na pagsasanay. Para sa unang pagsasanay, tukuyin kung ang sumusunod na pangalan ay pangalang pambalana o pangalang pantangi. Okay, sige, tatawag ako ng bata.
basahin ninyo at sabihin ninyo kung ito ba ay pangalang pambala na o pangalang pantangi. Okay, para sa unang pangalan, Jocelle. Mahusay, Jocelle. Yan ay, ang basa dyan ay Andres Bonifacio. At si Andres Bonifacio ay pangalang pantangi. Okay, mahusay. Mga bata, palakpakan natin si Jocelle. Magaling. Okay, oh, Jocelle, sige, tawag ka naman ng kaklase mo na gusto mong sumunod na sumagot. Okay, ang tinawag niya ay si Flor. Oh, Flor, sige nga po, basahin mo at sagutan kung ano yung pangalawang pangalan. Aba, magaling din, Flor. O, yan ay simbahan at ang simbahan ay pangalang pambala na. Mahusay, mga bata. O, Flor, sige, tawag ka ng susunod na sasagot. Sino ang yung gustong tawagin? Ito naman ang susunod. Okay, Melba. O, Melba, ikaw daw ang susunod. So, ano yung ikatlo? Okay, mahusay, Melba. Ang ikatlo ay aso. At ang aso ay pangalang pambala na. Okay, magagaling ang aking mga estudyante, ha? Okay, susunod naman. Melba, tawag ka ng susunod na sasagot. Sinong gusto mong nais na sumunod sa'yo? Okay. Teresa. Teresa, oh, ikaw ang tinawag ni Melba. Oh, sige nga, basahin niyo ika-apat. Ba, napakagaling ng aking mga estudyante. So, araw ng mga puso. Okay, ang araw ng mga puso ay pangalang pan. Tangi, napakahusay talaga naman. At para sa huling bilang, oh, sino ang iyong nais tawagin? Oh, Teresa, sino ang tatawagin mo para sa huling bilang? Si? Sino po? Okay, si? Marie, oh, Marie daw. Ikaw daw ang sumagot para sa huling bilang. Pakibasa muna. Okay, magaling. Okay, ang Mongol ay pangalang pantangi. Okay, napakahuhusay naman talaga ng aking mga estudyante. O, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Okay, magaling. O, dumako naman tayo para sa ikalawang pagsasanay. So, mga bati, handa nyo yung ano nyo, ha? Ni-ready nyo ba yung happy face tsaka sad face nyo? O, kasi ang panuto para sa ikalawang pagsasanay ay itataas ninyo ang happy face kung tama ba ang nakasaad sa bawat bilang at sad face naman o yung malungkot na mukha naman kung mali. So, number one. O, babasahin ni teacher, ha? O, Ana. Tapos nakalagay ay pambala na. Ana ba ay pambala na? O, si Ana ba ay pambala na? O, pangalang pambala na? O, ano ang inyong sagot? Taas nga mga bata? Okay, magaling mga bata. Oh, ang sagot ay sad face o malungkot na mukha kasi ang Ana ay pangalang pantangi. O, tingnan niyo yung unang letter niya, oh. O, di ba nagsisimula sa malaking letter? O, at ang pangalan na nagsisimula sa malaking letter ay tinatawag nating pantangi. Okay, dumako tayo sa ikalawang bilang. O, bag. Oh, ang bag daw ay pambala na. Mga bata, itaas ang inyong sagot. Ito ba ay happy face or sad face? Okay, magaling mga bata. Yan ay happy face kasi yan ay pambala na. O, kasi wala naman di ba binigay na tatako brand ng bag, di ba? Bag lang ang sabi, bag. O, kaya ito ay pangalang pambala na. Mahusay, mga bata. Okay, ikatlong bilang. Hanggang maigi, ha? Baklaran. Ito daw ay pantangi. Tama ba yun ang sinasaad doon? Ang baklaran ay pangalang pantangi? Sige nga po. Itaas ang inyong sagot. Ito ba ay happy face? Or sad face?
Okay, mahusay mga bata. Tama, yan ay Happy Feast kasi ang baklaran ay pangalang pan Tami. At ito ay pangalan ng ano, ng lugar. Diba? Nakarating na ba kayo sa baklaran? Yan. O, number four. Chinelas. Ang chinelas daw ay pambala na. Ang mga bata, itaas nga yung sagot. Ito ba ay happy face or sad face? Okay, tama. Ito ay happy face kasi ang chinelas ay pambala na. Okay, at para sa huling bilang, Bako or Cavite. So, ang Bako or Cavite daw ay pantangi. Tama ba yung sinasaad na yun? Pantangi ba ang Bako or Cavite? Sige nga po, itaas ang inyong sagot. Happy face or sad face? Ay, napakahuhusay talaga. Oh, karamihan sa inyo ay tama ang sagot. Yan ay happy face kasi yan ay Bako. Yan ay pangalang pan. Tangi. Oh. Ang Bako or Cavite ay pangalan po yan. O tiyak na ngalan niya ng lugar. Okay. So mga bata, maaari nating maipahayag. So pag tayo ay nagsasalita, may kakayahan tayong magsalita. Oh, maipapahayag natin yung kakayahan natin sa pagsasalita sa pamamagitan ng wastong paggamit ng pangalan. Ito man ay pambala na o pantangi. So, paano ba natin matutukoy ang pangalang pambala na? Sinong nais sumagot dyan? Grace. Sige. Paano natin matutukoy kung ang pangalan ba ay pangalang pambala na? Okay. Mahusay. Magaling. So, ang pangalang pambala na, ito ay pangalan na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari. At ito ay matutukoy natin ito sa pamamagitan ng pagtingin natin sa unang letra nito pag ito ay nagsisimula sa maliit na letra. Hindi siya katulad ng pantangi na nagsisimula sa malaking letra. So, pangalang pantangi naman, sino makakasagot? Paano natin matutukoy kung ang pangalan ba ay pangalang pantangi? Okay, Jimmy. Okay, magaling. So, ang pangalang pantangi naman, ito naman ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At ito ay kadalasang nagsisimula sa, tama, nagsisimula sa malaking letra. Tandaan nyo yan na ang pambala na nagsisimula sa maliit na letra, ang pangalang pantangi naman ay nagsisimula naman sa malaking letra. Ayan po, tandaan yan mga bata. So, para naman sa huling pagsasanay ninyo, so tukuyin kung ang pangalang tukuyin ang pangalang pantangi at pangalang pambala na mula sa mga ibinigay na pangalan. So ilagay ito sa tamang hanay. So mga bata, kumuha kayo ng malinis na papel at inyong lapis. So lalagay niyo lang diyan kung sa ang tamang hanay dapat ilagay kung ito ba ay pantangi o pambala na. So bibigyan kayo ni teacher ng 5 minutes para sagutan yan. So, taas nyo lang yung pencil ninyo para malaman ni teacher kung kayo ba ay tapos na sa pagsasagot. Okay, antayin kayo ni teacher, ha? Okay. So, pencils up. Oh, marami na pong nakatapos ng gawa. So, kung dumako na tayo sa pagwawasto o pag-check ng inyong mga gawa. So, tandaan mga bata, ha? Paalala lang na kung ano ang iniligay nyo ng sagot ay huwag nyo na pong buburahin. O, kasi huwag nyo nang babaguhin kasi hindi maganda, di ba? Hindi tama yung pandaraya. Kasi pag binura nyo yan, tapos sinulat nyo yung tamang sagot, pandaraya na po yung tawag doon. At yung pandaraya ay hindi magandang ugali. So kung ano man yung sagot nyo, huwag nyo na pong buburahin para malaman natin kung talaga bang naintindihan nyo ang ating aralin para sa araw na to. Handa na po bang magsagot? Okay, para sa pantangi. O, tsikan nyo yung sagot ninyo, ha? O, ito po yung dapat na nakalagay sa pantangi. Okay, Adidas. Yung Adidas ay
ano yan, tiyak na ngalan ng sapatos yan. Okay, rosas. Ang rosas ay tiyak na ngalan ng bulaklak. Molten. O, molten naman, ano siya, tatak siya ng bola. O, number 4, DFES. O, pinaipilang yan ha, Daniel Fajardo Elementary School. O, yan ay pangalan ng eskwelahan. O, yan ang pangalan ng school natin, di ba? Okay, at Colgate. O, yan. Tama ba lahat ang nailagay niya sa hahanay ng pantangi? Okay, magaling. Sa pambala na naman, ang mga nakalagay sa pambala na ay sapatos, bulaklak, bola, paa, pangalang pambala na. Sino mga bata? Sino sa inyo nakatamang sa lahat ng sagot ay tama? Sige nga, taas ang kamay. Abo, magaling. Alas lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. O, meron ba ditong ano? Ang score ay 4 o 4 ang score. Okay, meron din. Pero yun ay pasado pa rin naman. O, magaling pa rin. May nakakuha ba ng 3? Okay, wala. 2? Wala din. 1? Wala din. 0? Okay, wala din. So, mahusay mga bata. So, karamihan sa inyo ay naunawaan ang ating aralin para sa araw na ito. So, ngayon, para sa inyong takdang aralin, magbigay ng pangalang pantangi mula sa ibinigay na pangalang pambala na. So, maglalagay lang kayo dyan ng pangalan o tatak ng number 1, ospital. Magbigay kayo ng pangalan ng ospital. Number 2, cellphone. 3, police. 4, pusa. At number 5, okasyon. So, i-checkan natin yung gawa niyo bukas, ha? Okay. May mga tanong pa ba, mga bata? Okay, wala na po. Yan po. Maraming salamat.